Tito Manny Vlog, shout out ha. Tito Manny Vlog. Shoutout po Tito Manny Vlog. Tito Manny Vlog, yan pa-support po. Supporter ni Idol Val Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe. Yan po no, si Kalinga Prab ay muling dinalaw sila no, sila Nanay Helen at Tatay Rowell. At dito po inabutan niya po si ano no, si Tatay Rowell. At nakita niya po yung mga tanim ni Tatay Rowell eh, talagang okay naman po. Kala medyo may problema po no. Pag-uusapan po natin yan kung ano pong problema yan at pakikita po natin yung konting video clip na nakukuha po natin kay Kalinga Prab. Pero po bago po ang lahat, ako muna ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog. Sama po kayo ng panig ng mundo naroon ngayon eh, mag-iingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood po sa aking video reaction. God bless you all po. Patuloy po natin supportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganun patuloy po tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigikaw sa buhay. Ito nga po no, dumating po doon sila Kalinga Prab at wala po si Nanay Helen. Andito na niya lang po doon si Tate Robert at yung dalawang bata po na naan doon. At medyo nakakwentuhan po sila ni Tate Rowell at may nabanggitan nga po itong si Tate Rowell na siya po ay parang nagwala, no? Parang medyo nagalit daw po siya sa kadahilanan na parang may sumuway po sa kanya, no? Tungkol po dun sa pagtatanim yata. Kaya yun po ang nangyari at gayon po man, parang kinuwento-kwentuhan po siya ni Kalinga Prab at kinausap po siya upang mapaliwanagan siya, no? Pinadinaan po ni Kalinga Prab sa kwento, no? Sa kwento para sa ganun mas lalong maliwanagan si Tate Rowell. Kasi mahirap din pong kausap si Tate Rowell kasi ang ginigiit niya po kasi yung kanya, no? Kung ano po yung nasa isip niya, yun po ang ginigiit niya, no? At talagang ang iniintindi niya lang po parang yung sarili lang niya po. Kaya medyo mahirap paliwanagan. Kaya parang dinaan ni Kalinga Prab sa parang pakwento-kwento lang. At bandang huli nung binibigyan po siya ng pera ni Kalinga Prab. Yun na nga po, no? Ayaw tanggapin ni Tatay Rowell. At doon po na pagmasa ni Kalinga Prab ay parang may kakaibang kilos or ugali itong si, ano, si Tatay Rowell. At niyayaan niya po itong magpa-doktor, ano po. O, ito po, panoorin po natin yung maliit na video clip na nakuha natin kay Kalinga Prab. Pero kung gusto niyo pong mapanood ng buong buo at ang makita niyo po yung talagang buong istorya nung video ni Kalinga Prab, puntahan niyo lang po yung YouTube channel ni Kalinga Prab. At talagang doon po makikita niyo po yung kabuuan ng kwento at istorya ng video ito. Ito po yung video clip. Lisel, balang araw matutulungan ka. Magaling si Lisel. Magaling magluto, masipag. Madiskarte sa negosyo. Hindi ko po kahit pa ano, hindi ko po gusto ang ugali niyan. Bakit naman? Hindi ko po gusto, basta subaybay ko ang ugali. Kahit po, kahapon na sabi ako, mapalaboy na lang ako. Ayun po, no, napanood po natin na si Tate Rowell, kinakausap po talaga siya ni Kalinga Prab, no? Pinapaliwanagan po siya, dinadaan po siya sa kwento-kwento. Nasa ganun ay maliwanagan itong si Tate Rowell. So balit nagiging ano po si Tate Rowell, no? Parang kung ano po yung paninindigan niya, yun talaga eh. Hindi po ba? Ayon sa kanyang mga sinasabi, talagang iba po eh. Kasi nagsalita nga po siya ng tawag dito na mas maganda pa raw po yung maging palaboy siya. No? Parang hindi niya po naiisip yung kanyang pamilya, no? Yung paghihirap ng kanyang pamilya eh parang wala lang po sa kanya, no? Ang iniisip niya lang po ay yung kung ano po yung mga naririnig niya at kung ano po yung mga mali ng kanyang pamilya. Parang yun po ang nakikita niya, no? Sa tingin ko lang, yun po ang observation ko sa parang nakikita kong ugali ni Tate Rowell. Parang hindi natin masabi na meron po siyang sama ng loob o may namumuong galit sa kanya. At hindi rin po natin masabi na parang meron po siyang something sa kanyang pag-iisip. Dapat po talaga ay mapaano to, no, mapacheck up at nang ganyan ay masuri kung si Tate Rowell ay normal pa ba o hindi na, di po ba. Pero
binabayadan po siya ni ano eh, ni Kalinga Prab. At pinaliwanag na nga po na yung bayad na yon eh dahil nga po sa kanyang pagtatanim at pagkatrabaho niya doon sa farm. Kasi siyempre ang farm daw po ay eh, pagmamay-ari nila Kalinga Prab at na natural lang po na swelduhan po siya. Pero wala pa rin po no, hindi umubra kay Tatay Ruel na ayaw niya po tanggapin yung sweldo no na ibinibigay ni ano ni Kalinga Prab. At ang sabi niya nga po eh iabot na lang kay Nanay Helen pero hindi niya rin pa po magawang iabot no, ayaw niya pong tanggapin talaga yung pera. At ang ginawa nga po ni Kalinga Prab, ibinigay na lang po doon sa mga bata at ibinili na ibigay na lang kay Nanay Helen. Parang merong talagang problema ng konti sa pag-iisip itong si Tatay Ruel no. Kung hindi naman po sa nagsasabi tayo na nasisiraan ng isip si Tatay Ruel, hindi naman po ganun. Parang sa tingin ko ay may problema po siya talaga ng konti lang naman. Hindi po ba? Kumbaga eh mild pa lang kaya kailangan eh mapacheck upan. Pero nung niyaya po siya ni Kalinga Prab na ito ay pacheck upan, magpacheck up siya kung gusto po ni ano, tumatanggi naman po siya at hindi nga daw po siya nagpapadoktor. Mahirap naman po pulitin, no? Baka yan po eh magwala. Kasi nagwala na nga daw po eh. Sabi po nyo sa ayon po dun sa kanyang kwento, nagwala nga po daw sa doon kasi parang may nakapansin po sa kanya. Sa kanyang pagtatanim at sa kanyang ginagawa, eh, nagalit po siya at nag-init yung ulo niya at siya nga po ay nagwala. Medyo delikado, no? Medyo delikado si Tatay Ruel. Pero siguro, hindi naman din siya gagawa ng kung anong pamanggulo. At kinausap niya nga daw po si Jose para magpalaboy, magpalaboy-laboy na lang. Eh, siyempre, kukontrahin po siya ni Jose kasi siyempre, iba naman po yung pag-iisip ni Jose kaysa kay si Tatay Ruel eh. Kaya kailangan po mapacheck upan din to si Tatay Ruel para po sa gayon ay malaman kung ito po talaga ay natural pa ba ang pag-iisip o talagang medyo nandun na naman yung kanyang sakit na depression ano po na yun na nga po dati di po ba eh parang nasisiraan na to ng isip si Tatay Ruel eh. Baka bumalik di po ba kasi ang sabi niya eh hindi po siya nagkakain eh at yun na nga daw po ha 14 oras na walang lumalapit na pagkain sa kanyang bituka. Yun po ang parang pagkakasabi niya. Medyo ano po, no? Medyo talagang mayroong ano talaga si tatay sa pag-iisip. Kaya tama po yung decision sana ni Kalinga Prab na ito po ay pa-check upan na sa ganoon ay hindi lumala. At siyempre, malaking bagay din po na kung ma-check upan siya, kung alimbawa may sakit man po sa kanyang katawan, masusolusyonan po kaagad. Sana ay pumayag si Tatay Ruel, no? Isa sinabi sa kanya ni Kalinga Prab na kung gusto niya magpa-check up, na sa ganun maging maayos yung hindi yung kalusugan ni Tatay at ganun din siyempre yung kanyang pag-uugali. Kasi parang hindi na po siya normal eh. Yung nakikita ko po kay Tatay Ruel, parang sa observation ko po, yung sa ayon sa kanyang mga kwento, parang hindi na po normal yung kanyang iniisip, no? Hindi na po maganda, kagaya po ng palaboy-laboy, sa palengke, parang pong ganun, no? Parang iba na po, no? Tapos, hindi siya kumakain ng ilang oras, at nagagalit po siya kaagad. Delikado po, no? Delikado. Kailangan mapacheck upan talaga to si Tatay Ruel. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog na nagsasabing, God bless you all, Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang.